lock eyes with you, I see my reflection. When I lock eyes with you, I feel your affection. I love to get lost in you, 'cause you're my obsession. When I lock eyes with you, all I want is you. All I need is you. All I see is you, just you. Just you.
Good afternoon, everyone, and welcome to our online Sunday service. Hello, mga Destiny Kabuyao family, and namimiss na namin kayo. So, right now we will just engage to our online preaching, and I thank God for this privilege once more to share to you the good news of God, His faithfulness, even in this season, and if you are new to this channel, I invite you to subscribe to our YouTube channel and don't forget to share and click the notification bell. Wow. And don't forget also to comment down below if there is any insight or revelations. Let's just piece in or let's just dive in sa mga revelation na ma-receive natin this afternoon, and I'm very excited to share to you this message. And mamaya i-recap po natin yung last week message ni Pastor Miko. But before that, let me lead you in a very short word of prayer before we start. And I invite you to just close your eyes. Heavenly Father, we thank you, Lord, for everything. We believe, Lord, na hindi mo kami iniwan kahit kailan. Even though, Lord, na kami yung nangiiwan, pero hindi mo kami iniwan, Lord. And right now, Lord, we ask, Lord, for your guidance and protection for each one of God. And I declare, Lord, wisdom, and let there be light, Lord, sa mga decisions na gagawin namin, Lord, sa mga following days, O God. And Lord, let faith arise, O God. Stir up the hope within us, O God. We declare, Lord, na let there be an uprising, Lord, of our faith, O God. And Father God, let you be the one, O God, na manguna, Lord, sa oras na ito. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. So I'm now excited, and I hope you also are excited. And our message for this afternoon is Reclaiming True Prayers, Part 2. So, Part 2. So yan, mamaya magkakaroon tayo ng short recap sa Part 1, but there are questions na we need to answer before we proceed. And the first question is, ano ba talaga ibig sabihin ng reclaiming? Ano may mga bagay na kailangan natin i-reclaim? And very basic question, what is prayer? So mamaya may i-share ako sa inyo na testimony. So ano ba yung mga bagay na i-reclaim natin, and what is prayer? And another question is, kailan ba talaga nag-start yung prayer? Ano ba yan? Kailan siya nasulat sa Bible? Or, so, let's answer first the question when prayer started. You know what? Prayer, for me, is just a daily conversation. And simple and direct conversation between you and God. So, ito yung ginagawa ni Jesus. Hindi niya lang to lifestyle, buhay niya yun. Hindi siya
walang nag-uudyok sa kanya para gawin yung prayer in the morning. So bago siya mag-ministry, akyat siya ng bundok, tapos mag-prepare siya in God the Father. So prayer is not always talking, but sometimes about listening. So we are always got in the sa Bible, kasi sabi sa Bible, call to me and I will answer you. But there are times si Lord naman yung tumatawag sa atin pero hindi natin siya sinasagot. So kailan ba nag-start yung prayer? Sabi ko kanina, prayer is a conversation between you and God. So I believe this started in the Garden of Eden. The very first time na na-record in the Bible na nagkaroon sila ng conversation with God, si God and si Adan and Eve. Pero ang nangyaring record lang is after the fall. But I believe before the fall, before sila mag-fall, is meron na silang daily conversation. Para may kausap kang para may kausap ka lang sa harap mo. So ganun yung dati. So in a very ang prayer po is hindi po siya tinuturo lang sa school or ng sa church, but as a Christian it is a necessity. It's not an option to pray. So mamaya i-share natin bakit si Lord nagpe-pray. So bakit siya niya tinuturuan tayo mag-pray? So what's the meaning of proclaiming? So proclaiming means the paid action for the restoration and recompense promises of God. So para hindi na po tayo mahirapan, reclaiming means to retrieve or to recover yung something or something previously lost or misplaced or given away, yung mga bagay na sa atin before or what is rightfully ours. So that's the meaning of proclaiming. Ano yung mga bagay na i-reclaim natin through prayers? It's the promises of God, it's the plan of God, it's the purpose of God for our lives. And how many of us nagtatanong ng ganitong question? Kuya June, ngayong season kasi nawawala na yung joy ko. Kuya June, nawawala na yung peace ko. Nawawala na yung hope ko. Medyo nawawala na yung faith ko. But you know what? I believe hindi po nawawala ang joy. Hindi po nawawala ang peace. Hindi po nawawala ang hope. At hindi po nawawala ang faith. Because even the Bible says, even Jesus says, I am the author and the finisher of faith. So paano mawawala ang faith? Nawawala po is tayo. Or minsan tayo yung kumakawala. Things can be lost. Pwede mawala yung job mo, wealth, money, riches, but the joy, peace, hope, love, and faith, hindi po siya nawawala. Baka na natatakpan. So we need to reclaim or we need to recover what is rightfully ours. So sino po ba yung nag-reclaim before sa atin? Siyempre si our Lord Jesus Christ. So our faith never loses, but something is covering our faith. So meron ako dito ng simple illustration na ewan ka lang kung matatawa kayo. So ang faith po hindi po nawawala. There are times kailangan mo lang po siyang buksan para makita niyo po kung ano yung ulam niyo. Ay hindi po ganun. There are times na kukover po siya ng mga things na nangyayari sa paligid natin, especially this pandemic season. So hindi po siya nawala. Nagbago po lang po yung habit natin. Ang habit po natin before is we feast in the word of God. We worship, we praise, we attend church, we
We do the encounters, we do the visitation, we do the outreach. Yun yung mga habit natin before. But because of the things that is happening around us, natatakpan siya. Hindi naman po talaga siya nawala. Natatakpan lang siya. So, kayun yung kanina illustration ko, yung pantakap sa mga ulam. Hindi mo siya makita kasi nakatakip siya. But, kailangan mo lang siyang i-uncover. Kailangan mo lang siyang i-reclaim sa iyo. So, friends, family, let's go back and start picking up again yung mga bagay na na-lose natin ng grip. So, last matyatang topic natin is get a grip. So, kailangan natin pang hawakan ninyo. So, stop na po natin yung blaming games na kung ano man yung na-experience natin ngayon na huwag na natin sisihin ng ating mga nanay, tatay, o kapitbahay. Huwag na natin sisihin ng ating pastors or mga leaders. But we need to act. You need to stand in your identity. Kailangan mong i-reclaim yung bagay na may nagkuha na sa'yo. Natakpan lang ng mga bagay ng nangyayari sa paligid. Alam niyo po buwan na hindi po talaga tayo nawala. Kasi yung mga bagay na nawala kala Adam and Eve before is buong-buong binalik ni Lord sa atin lahat. So, kailangan lang natin i-reclaim yun. Nandiyan na, nasa atin na, natatakpan lang siya. So, that's the very meaning of proclaiming mamaya, true prayers. So, I just want to share to you that in the book of Matthew 6, verse 5 to 8, if you have your Bible with you, let's read 6, verse 5 to 8. Jesus taught, when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue and on the street corners to be seen by men. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is in heaven. So, unang sinabi ni Lord, si Lord nagpe-pray. So, if you are a teacher and you are teaching lesson, siyempre pag-aaralan mo muna siya bago mo siya ituro. Or gagawin mo muna siya bago mo siya ituro. But Jesus not just teaching us how to pray, but he also demonstrate it. So nakita yun ng mga disciples every morning nagpe-pray si Jesus. So as our Lord Jesus taught us also how to pray. Sabi niya, when you pray, hindi niya po sinabing if you pray. So sabi ko kanina, ang prayer in Christian life is not an option. It is a necessity. Kailangan po natin talaga ng prayer. Ito po ay nakakabit na sa ating hininga. Hindi po tayo mabubuhay nang wala po nito. At para ito na po na ang ating language to our God. It is our one way of conversation with our God. So sabi ni Jesus, when you pray, do not be like the hypocrites. So may tinutukoy po dito si Jesus ng mga hypocrites before. Ano po yung ginagawa nila? Ito yung ginagawa nila ng mga hypocrites na akala nila ito yung tamang way ng pag-pray. Ang ginagawa po nila is like the hypocrites, for they love to pray. Wow. So marami they love to pray but they're praying in standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. So alam niyo po ba ang synagogue? Ang synagogue po a place of worship. So kung mapupunta po kayo sa ating minsan, so it's a place of our worship, it's a place of prayer. So naalala ko po nung mga SODTs po namin, meron po kami doon soaking room, meron po kami doon prayer room. Talaga pag grabe ang presence ng Lord, kahit yung pader nabubutas. And we are so passionate to pray. And syempre mga student pa lang din, pero may times din na
Iba pinagpe-pray namin, sabi ni Lord, we pray Lord na hindi ako yung mag, mag-closing prayer. Hindi po ako yung mag-opening prayer. Kasi hindi pa namin alam kung paano mag-pray. So, siyempre yung katabi mo is pag nag-pray, English pa. So, ayun, naikwento ko lang siya. Naalala ko lang. So, we need to understand this text na Jesus taught us huwag nating gagayahin yung mga hypocrites. They pray with the wrong motives. They want praise from men. They want to be seen. Gusto nila nakikita yung kanilang ginagawa. So, ang yung glory is sa kanila mapunta. But Jesus says, but when you pray, he repeat, when you pray, not if you pray. Go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. So, it is not just a literal room sometimes, but there is always a room in your heart na hindi mo naman kung kailangan maghanap ng room pa para mag-pray. But Jesus taught us na pag nag-pray tayo is walang mag-i-interfere sa na pag nag-pray tayo. So yun ang gusto ni Lord, na intimate yung prayer natin. So yung ginagawa ng mga synagogue, they show up yung kanilang prayer, yung kanilang worship. So, Jesus taught us at na huwag din tayong gumamit ng mga meaningless words. So let's move. Saan na tayo? Okay. Another verse in John, 1 John 5 verse 14 to 15. In verse 40, sabi dito, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, according to His will, so I underline that word, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, again, whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. So, I underline the word according to His will. In other term, pag sinabi pong will, ito po yung intention ng Lord, ito po yung will ng Lord, ito po yung plan ng Lord. So, paglalapit pala tayo sa Panginoon, sabi dito, whatever we ask, we know that we have asked. We know that we have what we asked of Him. So, isang sinasabi po dito, according to His will, is in agreement to His own plan. So, I believe that God will not zone in, or hindi siya mag-operate dun sa prayer na hindi according to the plan. And ang plan ng Lord is to save the humanity. Ang plan ng Lord is to restore back. Ang plan ng Lord is to be with Him, to have a personal relationship with us. Ito yung reason ni Jesus, ito yung ginawa ni Jesus nung inalign niya yung will niya to the will of the Father. So, if you can remember nung nandun siya sa Garden of Gethsemane, so, sabi ni si Jesus, mayroon siyang will, but yung will ni Jesus is sinurrender niya sa will ng Father. So, ito yung cry out niya. Father, if you are willing, take this cup away from me. But not my will, but yours be done. Now what? May mga pinagpe-pray tayo sa Lord na bakit hindi nasasagot. Bakit hindi, Lord, pinagpe-pray ko naman tong work na to, bakit hindi ako matanggap-tanggap? Kasi hindi yan ang will ng Lord. Many times na po nangyari sa akin yun, na talagang kahit ganong edit ko sa picture ko sa resume, is hindi ako matanggap-tanggap. And, iyon nga po ang nangyari. So, ang ginawa ni Jesus, yung mga bagay na nawala kay Adam and Eve before, nireclaim niya yun by surrendering His will to the will of the Father. So, Jesus reclaimed the will that was given away by Adam and Eve to
to the evil and give back the yielded will of Jesus to the will of the Father. And that will is now reclaimed by the Lord Jesus Christ for us. So sabi ko nga po kanina, lahat po nang nawala kay Adan at kay Eva is na naibalik na ni Jesus nung yield niya yung will niya sa will ng Father. And at the same time, lahat po ng ano, lahat nga po nung nawala kay Adam and Eve na restore na nabalik na po sa atin. Sabi sa James 4 verse 3 po, kung sabi doon, James 4:3 says, "When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasure." So there is no way pala ano, ang hirap kasi may pag-espadaan eh. Lalo siya yung nas nakakaalam, is all-knowing God. Alam niya yung ano, will niya sa atin. So plans to prosper us, plans not to harm us, but to give us hope and a future. Yun po yung gusto ng Lord sa atin. God is good, and gusto niya sa atin is yung para sa kabutihan po natin. But there are times we push our will. So, kalimitan, hindi po nagiging maganda yung kinakalabasan. Sometimes our prayer is for our own benefits. So, the reason why. But if our prayer is according to the will of God, everything we ask, ibibigay niya po sa atin. Kasi yun ang plano ng Lord. Yun ang intention ng Lord. Yun yung design ng Lord from the beginning of time. So, let's recall yung, ano, recap yung prayer ni Jabez na senior ni, ano, ni Pastor Miko. Si Jabez po, hindi po siya katulad ni nila David na kilalang kilala po natin sa Old Testament. But si Jabez po is, gagawin po natin example, bakit yung prayer niya is was granted by God. So, i-recall lang po natin. So, in 1 Chronicles 4 verse 9 to 10, ito po yung nasulat kay Jabez. So, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, "I gave birth to him in pain." So, the meaning of Jabez is born in pain. So, you know what? Napaka-importante po ng pangalan. Because name is equivalent to your identity. So, nung nagkaroon kami ng baby ng wife ko, is talagang hinugot ng wife ko yung name ng baby namin. So, the name of our daughter is Sophia Heaven. So, Sophia means wisdom. And so, Sophia Heaven means wisdom from heaven. And right now, laki na niya. And we always declare wisdom sa kanya. And yun, napakahalaga po ng prayer. Anong name. So, hindi siguro ginusto ni Jabez na yun yung maging pangalan niya. Marami sa atin, ayaw natin yung pangalan natin. But, you know what? May binigay si Lord ng pangalan natin. And marami sa Bible, character na ito yung old identity nila na bago yung pangalan. Mamaya isa-isa natin yun. So, what happened? So, in verse 10, Jabez cried out to God of Israel. Sabi dito, cried out. Hindi ko lang alam kung paano siya nag-cried out. Siyempre, siguro, all his life, lagi siyang tinutukso na you're born in pain, tinawag sa iyo ng magulang mo. May mang ganun po ba tayong experience na ganyan ka lang? May mga taong nagsasabi sa atin na wala kang mararating. May mga ganun po ba tayong experiences? But also, Jabez experienced that. So, he cried out to God of Israel. So, sabi niya, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory
Hindi ko lang alam kung gaano yung cry out ninyo kasi may O pa sa simula eh. Tapos may exclamation point pa sa dulo. So sabi niya, "Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." And this is what happened. And God granted his request. So like Jacob, parang ganito rin yung nangyari kay Jacob eh. So sabi niya, "I will not let you go unless you bless me." So nabago yung pangalan niya. So ganun din kay Peter. Simon before naging Peter siya. And Sarah yung naging Sarah. So there is value or there is equivalent identity to your name. But God is there to restore your real identity in Him. So you need to utter and reclaim it by true prayers to reclaim back again what is rightfully yours. Oh. So yung prayer ni Jabez po kasi dito is hatiin natin sa apat. So una is Jabez asked to bless him. First, he acknowledged God, the one who blessed. And question, is it according to the will of God to bless Jabez? Check. Next, second, he asked God to enlarge his territory or increase his responsibility. So, hindi nga po ito yung physical enlargement ng territory, but magkaroon siya ng impact or influence dun, ma-share niya yung kingdom ni God mas mag-expand pa. So, question again, yung hinihingi ba ni Jabez is according to the will of God? Check. Third, ang sabi niya dito is, he prays that God will be with him and stay close. Yung ba will ng Lord sa atin? And kay Jabez. According ba yun sa will ni Lord? So, kanina nga, di ba, sabi dito, this is the confidence we have in approaching God, that we ask anything according to His will, according to His in agreement with His own plan. Whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So kalimitan nga, hindi mo pa hinihingi na nabigay na sa iyo or nasa iyo na. So yun ang, and the lastly, Jabez asked that God keep him from harm so that he will be free from pain. So you know what, yun yung cry out niya, yung pangalan niya na born in pain is nag-ask kay God siya ng God will keep him from harm. And question again, is this according to the will of God? Check. So, ulitin ko po, in 1 John 5:14 to 15, this is the confidence we have in approaching God. So, that time, Jabez approached God, and he cried out, and he asked. And this is in 1 John 5:14 to 15, ang sabi dito, if we ask anything kahit ano, according to His will, He hears us. And God granted his prayer. He reclaimed what is rightfully yung kinuha niya yung bagay na dapat talaga sa kanya na kinuha ng mundo. So he reclaimed the promises of God, he reclaimed the plans of God through his life, through prayers, and God granted him because it was according to his will. So nandiyan pa ba kayo? And right now, I just want to share another revelation na binigay sa akin ng Lord. And actually, wala siya dun sa pinaka isha-share ko. But I just want to, ayoko lang siyang ma-spill out yung revelation. And I just want to share to you. Na there are times we need to ask somebody or someone to help us, more especially in this season.
most of us experiencing depression, anxiety, but hindi nila alam kung paano humingi ng tulong. But we need to build a culture of helping one another, loving one another. And really, di siya madali, lalo na pag lalaki ka, yung mag-a-ask ka ng help. Bakit ko to sinishare? Kasi related ko siya sa prayer. May sinishare ako sa inyo na isang passage sa New Testament naman about Jesus, and mayroon doon passage, story na ma-amaze kayo. Ito, share ko na lang. So I entitled this next revelation about the power of asking for help. Naalala ko si Peter dito nung tinawag siya ni Lord come, and ayun, lumakad siya sa water, and nung nakapix yung eyes niya sa kay Lord, nakakalakad siya. But nung lumakas na yung hangin, yung lumakas na yung bagyo, naglalakihan na yung alon, is unti-unti siya lumubog. Na-distract siya ng mga bagay na nangyayari sa paligid niya. Kasi yung i-focus niya yung eyes niya kay Lord Jesus. So, time na yun, he's so hopeless, he's so helpless. And he cried out, help me, Lord. And the Lord Jesus, oh you little pig. And I just want to share this na baka nararanasan natin din to na nahiyalan tayong mag-ask ng help sa ating LG leaders, nahiyalan tayong mag-ask ng help sa ating mga friends. Hindi tayo makapag-open up because akala natin ang paghingi ng tulong is kahinaan. Na parang pag humingi tayo ng tulong is hindi natin kayang gawin sa sarili natin. Most of the time, ganun ang ginagawa natin. Kinakaya na natin sa sarili natin. But there is power of asking help for help. So there is a passage and story in the Bible that ganun ako sinasabi na gusto ko i-share sa inyo, the power of asking for help. Hindi to ibang topic, it's also aligned in reclaiming true prayer. So the power of asking help. So, yun nga si Peter, grabe yung ano niya, yung nag-ask siya ng help kay Lord. So, it's about Jesus heals a boy possessed by an impure spirit. Ito po yung kwento nung isang batang lalaki na inaalihan po siya ng masamang espiritu. There are times nasa sidetrack tayo. But let me read the story in Mark 11 verse 24. Ako lang po ba magbasa muna tayo ng passage ng story? So babasahin ko na po. So Mark 11 verse 24, when they came to the other disciples. So ano po ba nangyari dito? Before this story is nangyari yung transfiguration ni Jesus. So Jesus took Peter, James and John doon sa mountain, and then Jesus transfigured. But nung pabalik na sila, when they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and the teachers of the law arguing with them. So nakipagtala yung mga teachers of the law. So as soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. So Jesus asked, "What are you arguing with them about?" So, a man in the crowd answered, "Teacher, I brought you my son." So, meron pong father doon na dinala yung anak niya na napoposes ng spirit. So, ang nangyari nga is, sabi dito, whenever it seizes him, it throws him to the ground, he foams up the mouth, gnashes his teeth, and become rigid. "I asked your disciple to drive out the spirit, but they could not." So, nanghingi na siya ng tulong doon sa mga disciples. So, nagka-cast out na sila ng
demons or evil doon, pero hindi nila ma-cast out yung nando sa bata. So, yung father nag-ask ng help. So, kinuwento niya kay Jesus kasi Jesus asked what is happening. So, napaka-powerful nung ano, ng mga words ni Jesus. His words rebuking, his words correcting. So, sabi ni Jesus, Jesus replied, "You unbelieving generation." Meron dinidil si Jesus dun sa mga taong nandoon. Hindi yung kanilang sin, hindi na yung kanilang mga pagkakamali. Pero may dinidil si Lord that time. And that is their unbelief. Jesus replied, "How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me." So pinatawag niya yung boy. And so they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. So Jesus asked the boy's father. Sa tinanong ni Jesus yung tatay. So, ganun na katagal nangyayari ito sa anak mo? So, how long has he been like this? And the father answered, from childhood. Let us just pause for a while. Ganun din si Lord, may tinatanong sa atin si Lord, ganun na katagal nangyayari sa ito? From childhood ba? Recently lang ba? And you know what? Kung nandiyan kayo sa inyong mga tahanan, kausapin natin si Lord. Lord, ito yung pinagdadaanan ko. Ito yung na-experience ko ngayon. We need to be vulnerable when we are talking to God, when we are having a prayer or conversation with God. Because even though we hindi natin in-open yung mouth natin, our heart can speak. And even the heartbeat naririnig ng Lord. And that time, naging vulnerable yung father from childhood. And that time, hindi ko alam kung ano ng mga pinuntang doktor or mga specialista that time yung father. Pero wala siya makita. Even the disciples na nag-undergo ng cast out demon training, or hindi nila mapalis yung evil. So here comes Jesus. What happened? "It has often thrown into fire or water to kill him, but sabi ni nung father dito kay Jesus, "But if you can do anything, take pity on us and help us." Kung meron kang magagawa, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Iyon sinabi ng father. And Jesus said, "If you can." That moment, that father is kaharap na niya yung sagot dun sa pangangailangan niya. And Jesus said, "If you can." He is questioning the power and authority of Jesus. But Jesus said, "Everything is possible for one who believes." You know what? Napaka-powerful ng pag we are not just a follower of Christ, but most importantly, we are believers of Christ. Madali po mag-follow, pero yung believing po, kailangan natin pag-aralan po yan. So, immediately the boy's father, yung sinabi ni Jesus na everything, sabi ni nung father, "If you can do anything," but Jesus replied, "Everything," sabi ng father, "if you can do anything," but Jesus replied, "Everything is possible for one who believes." Immediately, the boy's father exclaimed, "I do believe, but Lord, help me overcome my unbelief." This is our prayer. This very moment, lahat po tayo, "Lord, I believe, but help me overcome
my unbelief. Ito yung sinasabi ni Lord na, you unbelieving generation. Hindi niya dinidil yung history nila, but their unbelief. So the father, yung father po, naniniwala ko, believer siya ni Jesus, but there are times may mga bagay na nag-hinder sa kanya. So he asked Jesus, help me. Kanina nga sabi ko, napakahirap sabihin, tulungan mo naman ako sa area na ito, kailangan ko ng yung tulong. But this time, pag si Lord na siguro yung kausap niyo, ask the Lord, Lord, help me overcome this. Lord, help me to overcome my unbelief. You can write down below, Lord, help me overcome my unbelief. And when Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the impure spirit. Sabi niya sa impure spirit, you deaf and mute spirit, he said, I command you. Jesus used his authority in heaven and on earth, and on earth. Sabi niya, come out of him and never enter him again. There is a big difference between being hopeless and being helpless. You know what? Pag ikaw ay hopeless, gagawin mo na lahat ng bagay. So, ang ginawa ng Father is tinawag na niya pa yung mga disciples na nagkakasa out ng demon, pero hindi napapaalis yung demons. But here comes Jesus, the hope and the helper. So, I had heard the meaning of hopelessness and being helpless or helplessness. So hopelessness is the feeling that nothing can be done by anyone to make the situation better. So ito po yung na-experience nung father nung dinala niya na sa mga disciples yung anak niya, pero hindi pa rin napagaling. But he come to a point of being helpless. Helplessness is the feeling that even themselves have no power to improve their situation. Know what? We need to be vulnerable. And we need to ask God, Lord, help me. And if you are looking for help right now, talk to God and find a right person. Kung kanino ka pwede mag-share ng something na kailangan mong mag-ask ng help. So, yun po ang nangyari doon sa there are times yung mga worries, doubt, and insecurities napuput siya ng an sa ating belief. So, but here is the answer. Here come Jesus. They say, help me Lord. So, accepting or asking for help can sometimes feel like uncomfortable. But sometimes it makes us feel better. It's not a sign of weakness. It is a sign of strength. So, meron ako. However, we need to also let other people help us. So, we need to open ourselves. And you know what? Pag nagpapatulong tayo, hindi lang po tayo yung natutulungan. Pati yung tumutulong sa atin is nadadagdagan din siya. So, let's just be vulnerable in asking help to God and to one another. So sabi ko nga kanina di is let's build a culture of helping one another, most especially this season. So let's continue in the last passage. So the spirit shrieked, convulsed him violently and came out. The boy looked so much like a corpse, so parang patay na daw, and man said is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet, and the boy stood up. After Jesus had gone indoors, so his disciples asked him privately. Siguro, nakakaya naman magtanong kasi ginawa mo ng lahat, di mo pa rin mapaalas yung evil spirit. But they asked Jesus privately, and
they asked, why couldn't we drive it out? And Jesus replied, this kind can come out only by prayer. So napakahalaga po na yung prayer is not just a list of things we need to say to God, or we need to receive from God. But prayer is believing. Prayer is believing in the finished work of God, na na-reclaim niya yung mga bagay na nawala na sa atin before. And lastly, in Mark 11, sabi dito, therefore I tell you, whatever you ask in prayer. So, Jabez asked or prayed to God. He just not asked, but he believed na na-receive niya. And God granted his request. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. The problem is not sin, or it was dealt on the cross. The problem is not Satan. He was already been judged. But the one problem in reclaiming what the promises of God through prayer is the unbelief. And one of the solution is we need to be vulnerable in asking help. We need to ask, Lord, help me. We need to ask the right person, help me on this area. Right now, kailangan po natin to. So, we do not, we do believe in the finished work of the Lord. So, even in Matthew 18, verse 18, sabi dito, truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be lost in heaven. Sabi sa original other translation is, kung ano daw yung binind mo dito sa tupa, matagal na nakatali sa langit. Kung ano may bagay na pinakawalan mo dito, matagal na pinakawalan sa langit. Kung ang mga bagay na pinakawalan mo na yung unforgiveness, pinakawalan mo na yung mga bagay na nag-hinder sa'yo, matagal na pong binakawalan yan. And mga bagay na tinalian mo na dito sa lupa, matagal na pong tinalian sa lupa. Tinalian mo na yung kahirapan, tinalian mo na yung mga pighati, matagal na pong tinali yung sa langit. Because Jesus already reclaimed everything that nawala sa atin. And we just need to reclaim it by prayers and believing in the finished work of the Lord. So, and lastly, prayer is not an option but a necessity, most especially if you are a believer of Christ. So, this season, I invite you be vulnerable in asking help. Church is not one person. Church is a family. And Destiny Kabuyo is a Destiny family. We are here for you. If you need someone to talk to, approach the right person, or approach your LG leaders, approach yung right person. So, yun lang po, and I pray na meron tayo na receive this afternoon. And let this close po natin ang mga na-receive natin by prayer, and I invite you to just close your eyes. Panginoon, with nagpapasalamat kami, Lord, sa will mo, Lord, in the Garden of Gethsemane, na doon pa lang sa will sa Garden of Gethsemane, Lord, is nanalo ka na, Lord, nung ni-yield mo, Lord, yung will mo to the will of the Father. And you said, Father, if you are willing, take this cup away from me, but not my will, but yours be done. And that's the victory. And you said in the cross, it is finished. Panginoon, I declare, Lord, comfort. And I declare, Lord, na yung mga taong nangangailangan ng tulong, Lord, is makakahanap sila ng mga taong helper, or magtutulong sa kanila, Lord.
And I declare, Lord, open heart for each one, O God. We rebuke the blaming games, Lord. And we declare, Lord, your power and authority, O God, here on earth. And Panginoon, dinedeclare namin yung kingdom dito sa buhay namin, sa family namin. In destiny, over destiny, Kabuyo, and over destiny, family, destiny, ministries, international, O God. We declare, Lord, your power. And thank you, Lord, for this message. In Jesus' name, amen. Thank you very much.